Hello po sa inyo. Ngayon po, pag-usapan natin yung hard starting sa umaga. Pero pagka mainit na yung makina, one click. Ang tagal ko ng problema dito sa adventure. Nung una, sabi nila, glow plug. So, chinek ko ang glow plug. May diferensya talaga. Patay yung dalawa. So, nagpalit ako ng apat na bago. Ang problema, mumurahin. So, ayaw pa rin. Hard starting pa rin. So, bumili ako ng medyo magandang klase. Apat uli. Pero ayaw pa rin mag one click. So, sabi nila, baka daw sa heater. So, napilitan pa akong magpakabit ng panibagong timer. So, gastos na naman. Nagpalit ako. Ganun pa rin. Hard start pa rin sa umaga. One click pagka mainit na ang makina. So, sumunod. Sabi nila. Kasi hindi naman po ako mekaniko. Puro DIY po ako. I-bleed. Una, palitan daw ang fuel filter. So, nagpalit po ako. Bumili ako ng fuel filter. Hard start pa rin. So, ngayon, baka daw hindi maganda yung pagkakablid. So, i-blinid. Blinid ko. Hard start pa rin. So, sabi ko, nakukonsumi na ako. Kasi, for how many months, problema ko ito. Pagka chine-check ko naman ang sabi nila, battery. Pagka chine-check ko, maganda naman ang kanya. Maganda naman ang kanyang voltage. So, sabi ko, ano kaya ang problema? For how many months? Problema ko na. Nasa ko na yata, almost 6 months na. Ayoko namang ipagalaw yung makina. At ayokong puro baka. Ang dami kasing mekaniko na puro baka. So ngayon, ang ginawa namin ng anak ko, again, DIY kami. Ang baka isa pang dahilan daw, starter. Sa fuse, wala ding problema. Starter, binaba namin. So, marumi nga yung starter. Di, nilinis. Ngayon, binalik namin, nag one click nung kakakabit namin. Pero kinabukasan, hard start ulit. So, hinayaan ko na, na namuhay ako na siguro, yan, mga 6 months na ganun. Na hard start ako sa umaga. I-double heater ko pa. Para umandar. So, ngayon, wala na akong maisip kung anong paraan para ma-resolve itong hard start ko. Sabi nila, may nagsabi pa uli, mekaniko din. Nag-change oil ka na ba? So, kahit ka-change oil ko, mga kwan pa lang, almost a year pa lang, nag-change oil na rin ako. So, ayun, maganda yung nabili kong langis. Nagpalit ako ng synthetic. From ordinary to synthetic, ang ganda ng hatak ng makina. Ramdam mo. Pero hard start pa rin. So, ayun, ang dami ko ng nagastos. Glow plug, timer, tapos, ayun, nag-change oil na ako, bumili ako ng fuel filter. Ayaw pa rin. So sabi ko, ano kaya problema nito? Ang dami ko nang napagtanungan ng mekaniko. So ayaw ko nga ipagalaw. So ngayon, minsan, i-start ko sa umaga. I-heater ko.
napatingin ako doon sa kwan, sa voltage sa indicator. So okay naman, 12.7. Nung nag-crank ako, nag 7.2. Sabi ko, battery ang problema. So ngayon, sabi ko, ano kung hindi rin matetrace to eh. Makikita lang yung amperes pag pina-check ko. So ang ginawa ko, chinards ko ng 2 hours lang. 2 hours lang yung battery. One click. Yun pala ang problema, battery. Ang tagal-tagal ko ng problema. Hindi kasi ako nag-isip na battery kasi kabibili ko lang ng battery. Wala pang isang taon. Pero daily driven itong kwan. Itong sasakyan. So hindi ko iniisip na battery ang problema. So ibig sabihin, ang pagbili ng baterya, tsambahan. Kasi yung mga nauna kong baterya, mula nung binili ko ito, second hand nga ito, mula nung binili ko na brand new, yung battery. Ngayon pa lang ako nagpalit. So napakasulit kong ginamit, almost ilang taon, 3 years yata mahigit, bago ko na palitan yung battery. So sabi ko, ngayon ko lang na-trace, battery pala ang problema. So ngayon, wala pa tayong budget sa battery at napakamahal ng battery. Kailan ko lang binili ito? Kung di ako nagkakamali, August, September, October, November, December, January. 1 year, 5 months pa lang yung battery ko. Sablay na. So, pagka isini-switch mo pa lang sa mag-i-start ka ng sasakyan at maganda yung voltage indicator mo, pero pag nag-switch ka, kailangan tingnan mo rin yung voltage indicator kung bumababa. Kasi pag bumaba, may problema. May problema sa battery. Hindi niya kayang paandarin yung makina. So, yun. At least ngayon, na-resolve ako na. Hindi ko nalang binidyo at ang dami ko ng konsumisyon. Ang dami ko ng sakit ng ulo sa hard start sa umaga. Tuwing umaga na lang, nagdadasal na lang ako na umistart. So, yun. Thank you sa panonood. Shinare ko lang at ang dami ng gastos, ang dami ng pasikot-sikot, ang dami ng ginawa. Pero, baterya lang pala. So, check nyo mga battery nyo, mga boss. Basic. Basic na problema, battery. Kailangan ma-check, hindi lang yung makikita mo siyang maganda ang indicator. Kailangan doon sa cranking, maganda ang tawag dito, amperes niya. Maganda ang amperes ng battery natin. See you next time!